people for glory, for honor, for fame, and for wealth. Yan ang itinudulot o ang invitation na ginagawa ng mundong ito. And Paul here in our text is telling us something that God has a call, a different one. Iba ang pagtawag ng Panginoon, iba ang pagtawag ng Diyos. Sabi ng lumang tipan, sabi niya ni Isaiah, sabi ng Panginoon sa kay Prophet Isaiah sa verse 14 ng chapter 29. Sabi niya, therefore, behold, I will proceed to do a marvelous work among these people, even a marvelous work and wonder, for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hid. Yan ang kinukot ni Paul dito when he says sa verse 20 ng ating text, where is the wise, where is the scribe, where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Yan ang pinagagalingan ni Pablo. And he is telling us now that this world and its calling is foolishness in the sight of the Lord. But he has a calling, a different one, a different calling. Ang mundong ito, ang gusto niyang itaas ay ang kanyang sarili. This world is pushing people to magnify himself. Ang mundong ito, ang tinuturo ay purihin niya ang kanyang sarili, ang iyong sarili, ang iyong, ikaw mismo ang mataas. At yun ang tanikala ng mundong ito sa tao. Kaya ang tao, hindi niya narinig ang pagtawag ng Panginoon, ang Panginoon at sa kanyang pagtawag ay gumawa ng napakalaking sakripisyo. As I have explained kanina sa ating service nung umaga, he sacrificed his own son. Yun ang kanyang pagtawag sa mundong ito. But the world never listen. Hindi nakikinig ang mundo. Bakit? Dahil mas niyayakap ng mundo ito ang invitation, ang ingay na dulot o ang ingay na binibigay ng mundo. Pasisikatin kita, payayamanin kita. Magagandahin mo ngayong buhay, makikilala ka, magiging tanyag ka. That is the glory of the wisdom of this world. Pero ang sabi ng Panginoon, no, no. Sabi niya, number one, God has his own way of calling his own. Ang kanyang mga anak, piparaan siya ng pagtawag. He has his own way. Sabi diyan sa verse 21. Sabi po sa ating binasa, for after that, the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Yung mga tinatawag ng Panginoon, may paraan ng Diyos. He used the foolishness of preaching. Ang mga anak ng Diyos na
naririnig nila ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Yan napakahalaga para sa church. Kung ikaw ay bahagi ng church na ito, ikaw ay nauna na na nakarinig ng salita ng Panginoon at kabahagi ka na ng kaharian ng Diyos, kabahagi ka na ng iglesia ng Diyos, makita mo nawa ang importance ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, the preaching of the gospel, because it is God's way to reach those that will believe. Kaya ang Panginoon, hindi pa tapos ang trabaho sa mundong ito. Hindi pa tapos ang Panginoon ang pagliligtas. God is still calling. As we have sung. Ginawin natin kanina, di ba? Tenderly. Softly. Jesus is calling for sinner to come home. Come home. You who are weary. Yung pagtawag ngayon ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon by the preaching of the gospel. That is God's way. Walang ibang paraan. Hindi ka makakalapit sa Panginoon, hindi ka makakalapit sa Diyos in any other way. You have to listen to the preaching of the gospel. Hindi naman malalaman ang mga tao kung paano siya maliligtas. God called us. Pero hindi ka pwedeng sabihin, ako tinawag ng Panginoon. Nang ganun-ganun lang. No. Wala ko nasabi na tinawag ako ng Panginoon because somebody preached the gospel to me and I responded because I heard the voice of God when He said, Jesus comes to this world to save sinners. And I said, I am a sinner. Doon ko na-realize the foolishness of preaching. Ang mundong ito will not listen to that. This world. Sisikat ba ako dyan? Yayaman ba ako dyan? Pakikilala ba ako dyan? Yan ang yakap ng mundo sa atin. Bakit ka makikinig dyan? Ikayayaman dyan. Bakit ka makikinig dyan sa ebanghelyo na yan? Bakit ka makikinig? There's something. There's a story. Somebody told me na sabi niya, ay, yung pumunta dyan sa church nyo. Bakit? Eh kasi, pag nakarinig ako ng ebanghelyo, sinasabi nyo, makikinig yung magbabagong buhay ko. Mabuboring ang buhay ko. Magiging boring. Hindi na ako pwedeng mag-party. Hindi ako pwedeng manginom. Hindi na ako pwedeng mag-chismisan sa kanya. Kasi, ang pag-chismis, kasalanan sa Panginoon eh. Hindi na ako pwedeng gumawa ng ganito. Hindi na ako pwedeng alam mo yun? Ang tingin niya sa church, puro pagbabawal. Kaya ayaw niya. Magiging boring ang kanyang buhay. Hindi niya nakita na pag dito sa church, binago ang buhay mo, God will use you para baguhin din ang buhay ng iba. At nas napakaganda at napakadakilang gawain yun. Dahil yun ay kabahagi mo ang Diyos. Ang co-worker mo doon, ay hindi lang tao, kundi Diyos mismo. It is God working in me. It is us working with the Lord. It is actually parang ganito ang sitwasyon. Ikaw ay tinawag ng Panginoon para gumawa sa ubasan ng Diyos. Pero ang Diyos pa rin ang nagmamando, nangunguna, at kasama mo sa gawain. Eh,
it is more amazing pagka ikaw ay nandito sa gawain ng Panginoon, pag ikaw ay nandito sa iloob ng iglesia, and you realize that, ah, this is my purpose, bakit ako tinawag ng Panginoon. Mas amazed, mas magiging, makikita mo yung mas dakilang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Na hindi lang tayo pala basta tinawag ng Panginoon. Na para ba? O sige, tinawag ka ng Panginoon. O hindi na ako sa pwede, hindi yan pupunta. Parang yun lang. Hindi. Hindi ka lang basta hinawag ng Panginoon sa kasalanan. Sa parusa ng kasalanan. Hindi. Hinawag ka dyan ng Panginoon dahil gagamitin ka ng Diyos. Para meron pang mas mahal pa iba na mahango pa doon. See? That's the value of it. Of the value of our calling. So God has His way of calling. Ang pagtawag sa atin sa pamamagitan ng mensahe o pamamagitan ng preaching, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Diba? Aren't we? Pero hindi ka ba masaya? Aren't we happy that somebody extended his arm and gave a tract to you, and then you read the tract and you have seen the goodness of God through the words that nabasa mo dun sa tract, di ba? Di ka ba natutuwa na may tao na lingkod ng Panginoon na nagbahagi sa iyo ng salita ng Panginoon at ikaw ay nabago at narito ko ngayon sa Mount Zion Baptist Mission. Miyembro ka na ng church ngayon. Hindi ka ba natutuwa na? Ako, I am very, very grateful. Ginamit ng Panginoon sa akin na ako ay kaunawa sa kaligtasan. Yung aking pastor sa aking mother church. Pero hindi pa siya doon gumagawa, magagawa, hindi pa siya pastor noon, magagawa pa lang siya ng church dito sa Pasig. May church dito sa Pasig, Lifeline Baptist Church doon. Magkagawa pa lang siya doon. At nabahaginan ako. Ako ay nagtatrabaho lang sa pandederya. Nakikitira sa aking PUN. At may Bible study sila doon. At doon sa Bible study na yun, doon ko narinig yung mensahe ng Panginoon. At doon ako nakaunawa na tinatawag ko ng Panginoon sa kaligtasan. And I bow my head and I pray to the Lord that day. And I receive this grace. I receive salvation from my sin. I receive God's forgiveness. Pero pagkatapos nun, di na ako pumunta sa church. Kasi nasa taytay na ako. Tapos, eventually, nag-mission siya sa tatay, nung pastor na siya lakas. Nung namatay yung aking tatay, bigla na lang bumakapok sa bahay namin. Tawag pa nga sa kanya, Brother Eli! Hindi siya yung sabihan niya. Brother Eli kasi po ang panayo ng aming pastor. Hindi siya yung pangalan niya, hindi siya yung pastor na siya yung channel. So when he came to our house, ano gagawin mo dito? Ganun, brother, anong gagawin dito? Ganun pa. Tapos yung kasama niya, binuluhan ko. Taklase ko kasi nung high school na mga nung elementary yun. Bumubulo sa akin. Siya, pastor namin. Ah, uy, pastor ka na pala ngayon. Sorry po, hindi ko alam. Tapos, doon. Wala doon. Nag-Bible study sa bahay. Tapos, na punta kami sa church. And then, eto na. Naligtas yung aking mga kapatid, nakatigil sila sa pagtawag ng Panginoon. And now, by the grace of God, yung kuya mo, siya ngayon ay nagpapastol na rin. Doon. Sa Laguna naman siya. So, alam niyo po yun, God is His ways. And nakaabot sa amin yung pagtawag ngayon because of the foolishness of preaching. And now here am I, standing in your presence, preaching the Word of God.
Ano ba? Pasalamat. Pasalamat ko sa Panginoon. So, God has His ways. He has His ways. Alam niyo po, ang mundong ito, it blinded. This world was blinded by God. Sabi ng talatang binasa natin, the world by the wisdom of God, this world knew not God. Salamat tayo ng binulag ng Panginoon ng mundong ito. At hindi dahil nga sa sige, ayaw nyo makinig sa akin, then you will be given to your fleshly desires, as the Lord said sa Romans. Kaya tayo, ang mundong ito, hinayaan ng Panginoon na sige, gusto nyo gumawa ng mas mahal, sige, go! Para pagdating ng araw ng kahuhatulan, ay wala silang masasabi. Ang hindi ko nakarinig niya. But pasalamat tayo sa Panginoon, hindi po tayo ng Diyos. Kumilos siya sa atin. And now we are here. Second. God. Sabi niya, but verse 23, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. But verse 24, sabi niya sa verse 24, hindi natin ito nabasa kanina, but unto them, and I would say, unto us, yung them dyan. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kilala ka na sa Panginoon, this is, you're a part of this. But unto them, or unto us, which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Tayo po ay we have heard the message. God has His message for His children. Meron siyang mensahe para sa kanyang mga anak. Ang unang mensahe niya sa atin ay si Kristo na napako sa krus. Yun yung doon tayo nag-respond eh. Diba? We realize na hindi pala ako pwedeng mabuhay sa aking sariling lakas. Hindi ako pwedeng mabuhay sa sarili kong talino. Dahil the wisdom of this world is foolishness in the presence of God. Ano sabi ni Luke? Maging pag-aari mo man ang buong mundo, if you lose your soul, wala. Diba? Kung hindi mo naunawa ang kaligtasan na kailangan ng paligtasan ng iyong kaluluwa, eh wala. Walang kwenta. So the message of God is the crucified Christ. The crucified Christ is the one that unites us with the Father, with God. The crucified Christ is the one that unites us together as the body of Christ. Si Kristo ang ating ulo, tayo ang katawan. At tayo pinag-isa-isa ng Panginoon. Ang nagbubuklod sa atin ay hindi dahil nagkakaintindihan lang tayo ng ating mga taste. Uy, mahilig ka sa lumpiang sariwa, ako din. Uy, mahilig ka sa nilagang ang tawag yan. Ano yung dinadaya sa Tagaytay? Bulalog? Bulalog? Mahilig sa bulalog? Uy, ako din. Eh, hindi naman tayo dyan sa mahilig ka pala ng puro pagkain to. Mahilig ka pala ng picnic. Ako din, mahilig din ako sa picnic. Eh, hindi naman yun ang nagbubukod sa atin. Kung bakit tayo narito? Ang nagbubukod sa atin, kaya tayo narito, ay si Kristo. As much as, kaya ako narito, ay si, kasi, si,
Brother Bill ay napakabait. Si Miss Marcia ay napakabait. Yung kanyang mga anak ay uy, napaka mga magagalang na mga bata. Ooh. As much as they are good testimony ng Panginoon, pero we are not here because of them. We are here because God led us here. God wants us to be trained, to be led by Brother Bill and Miss Marcia. Yun ang loob ng Panginoon, kalooban ng Panginoon para sa atin. That's why we are here. And but ang ating common denominator, ang nagbubukod sa ating lahat dito, is Christ. Siya ang mensahe ng Panginoon, the crucified Christ. Yun yung nasa ating tinanggap. At yun din naman ang ating dapat ipasa sa iba, na dapat they would realize their need of a Savior. The crucified Christ satisfies the penalty. Kung ikaw ay nakaunawa na ng kaligtasan, hindi ba marapat na ipaunawa mo rin to o ibahagi mo rin yung pag-unawa na ito sa iyong mahal sa buhay, sa tatay mo, sa nanay mo, di ba? Ako yun ang aking unang-unang naging damdamin nun. Nung maligtas ako, gusto kong sabihin sa amin, sa aking mga kapatid, sa aking nanay at tatay na, uy, dapat maligtas din kayo. Eh dahil ako ay napaka-makasarili at takot ako sa aking mga magulang, hindi ako nag-share ng salita ng Panginoon sa kanila noong mga panahon na yun. I was 16 that time. Alam niyo bakit? Ang nanaking takot ko, eh ang tatay ko Protestante, Methodist, ang nanay ko Katoliko. Tapos ako biglang papasok, tapos inintroduce ako ng Baptist. Eh di ano na, ang isip ko lang, naku, kakagulo lang kami sa bahay, huwag na lang. Yun ang, I was driven by fear. Kasama, no. Huwag po sana tayo maging ganun. Ano nangyari? Lumipas ang panahon, ang taon. Almost that in the birthday yung tatay ko, bago pa lang niya narinig ang salita ng Panginoon. Dinalaw lang siya ng tiyahin ko. Na, yung tiyahin ko na yun, yun yung nagbahagi ng salita ng Panginoon sa kanya. Salamat na lang. At dinulot ng Panginoon na gano'n. Eh kung hindi, baka isa ako sa mga nagsisisi, oh, baka hindi ko kabinahagi sa tanong Panginoon, buhay ko'y tatay ko. Baka ako. Pero at that time, when that was happening, alam nyo, sa sunog ng pintuan, sa maliit lang yung bahay namin eh, so nabili sila sa loob ba, ako nasa labas ng pintuan. Nung mga oras na yun, nag-pray na ako, Lord, sana po tumanggap ang tatay ko. At nung tumanggap sa Lord, salamat po. I realized my foolishness. Ako ang dapat na nag-share nito sa tatay ko. Kasi I was 20, almost 20 na ako nung panahon na yun. Tama ba? Pero kasi, 20, tao, 20 nga. Eh, 1990 nung mamatay yung tatay ko eh. So I was 20 that time. So nung panahon na yun, na-unawa ko na yung akin, yung foolishness na dapat ako nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa tatay ko eh. So I'm sharing this now para huwag nyo nang maranasan. Nakakahiya sa Panginoon. Pagdating ang Panginoon, siguro sabihin ang Panginoon sa akin, oh Joy, anong ginawa mo sa tatay mo? Bakit tumunga ka na apat na to? Pero hindi na siguro gagawin ang Panginoon na sa akin yun. Kasi, ano na, tanong, ang Panginoon hindi nagmamark ng record eh. Pero basically, ang ano ganyan, huwag ka na umasa ng reward mo sa kaliman. Kasi hindi yun ang pinaghirapan mo eh. Pero ako sa aking ano ngayon is, eto, ibahagi ko sa inyo. Oh, these are my mistakes and I hope huwag nyo nang gayahin. Go, choose the other way. Huwag na kayong matakot. Dahil ang nag-drive na takot sa akin, hindi ko nabahagi ang salita ng Panginoon. I was hindered by it.
we realize this. God is calling you. He has the message. He has given you the message. The only thing is for us to open our mouth and say, this is the message. Christ died for our sin. He paid for our sin already. You just have to receive it. Yun lang. So hindi, wala tayong dapat ay kahiya sa mensahe na yan. Sabi ng Panginoon Diyos sa verse 24, but unto them which are called, unto us who are called, Christ, the power of God, and the wisdom of God. He is the power of God. Ang ating tinanggap at ang ating pinapakilala ang siyang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagtawag ng Panginoon ay ginamit niya si Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay si Kristo din. Ikaw ay nabago dahil ang Diyos ay kumilos sa iyo. Yun ay kapangyarihan ng Diyos. And the wisdom of God. Christ is the wisdom of God. Ang mundo ito, hindi maintindihan yung idea na, ano? Kailangan ko lang tanggapin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, sa langit ako pupunta. As I said, as Paul said, the foolishness of preaching. Ang mundo ito, sabi, oh! Yun lang, maliligtas na ako. Ganun lang gagawin ko. Higi lang ako. Tatalikuro ko lang ang aking kasalanan. Tatagawin ko si Kristo bilang Panginoon na pagligtas. Maliligtas na ako. Ganun lang yun. That's the mocking words of the world. But they do not realize the calling of God. Yung mga tunay na mananampalataya, they will feel the power of God. And they say, oh Lord, woe is me, for I am undone. Woe is me, for I am a sinner. And then the power of God will move in our hearts, will cleanse us. Ikaw na tunay na tinawag ng Panginoon, mararamdaman mo yun eh. And you will see the power of God changing you from day to day to day until eternity. God will change us. That is the power of God. And He is the wisdom of God. Hindi maintindihan ng mundo ito kung bakit ginawa ng Diyos yung kaligtasan na yan. Hindi na maintindihan ng mundo ito at hindi tatanggapin ng mundo ito. Is this world ang gusto nila? Pasikatan? Payamanan? Pagalingan? Patalunuhan? Yan ang mundo. Kung hindi ka sikat, ay hindi. Kung hindi ka mayaman, ay hindi. Hindi ba? Oh, yung mundong ito, may religion. Oh, gusto mong, ang tatay mo na namatay na, gusto mong pumunta siya sa langit. Kasi nasa purgatorio siya sa mga walls na ito. Magpamisa ka ng mga 100 beses. Ang kada misa, lagi na lang natin 100. 100 times 100, magkano yun? 10,000? Tama ba? 10,000, right? City? May math, right? 10,000, 100,000. 10,000? 100, 10,000 lang. O, kailangan mong mag-shellout ng ₱10,000 para ang tatay mo na nasa ipurgatorio manipat sa langit. Kailangan mo lang maging mayaman ka para kailangan mo gumastos. Ganun ang turo nila. That's the wisdom of the world. Pero hindi. Dito sa mundo. Kasi pag tapos na, patay ka na, patay na yung mahal natin sa buhay, wala na yun. Tapos na yun. Today is the hour of salvation. Ngayon buhay ka. Sa atin, ito isipin nyo.
ikaw na nakatanggap na sa Panginoon. Yung mahal mo sa buhay, hindi pa nakikinig sa Panginoon, ayaw niya pa tumanggap sa Panginoon, o hindi niya pa nalulunig sa tama. Whatever it is, you have to share it now. Why? Dahil pag hindi mo na-share ang salita ng Panginoon sa kanya, bo, ikaw may game, kaklase ka. Mahal mo yung kaklase mo na yun. Dahil kaklase mo, best friend mo. Hindi mo sinara ng salita ng Diyos. Hindi mo alam. Binangungot, natutulog, binangungot, namatay. O, oh, nabili Diyos, magulungin mo na, ako, si best friend namatay. O, oh, hindi na nagising eh. Sana siya gigising. Impyerno na yun. Eh, sino sisisikin? Si Pastor Joy? Dahil hindi niya sinara, kung siya kinala. Ikaw pinakamalapit na anak ng Panginoon, anak ng Diyos, para mabahagi ang salita ng Diyos sa ibigan mo. Ano yung magiging pagsisisihan natin? Pagsisisihan natin kung hindi natin ibabahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Sa kaklase, sa mahal sa buhay, sa kapitbahay. Ha? So, we have heard the message that crucified Christ. We only have to share it. At kung sa osa to, ikaw yung hindi mo pa alam, ba't ikaw pa lang hindi ka sigurado, hindi mo pa alam pala na ikaw ay sa Panginoon. But then you have to realize this. It is Christ who died on the cross to pay for our sin. At simple lang amin tayo ng Panginoon. Pinawagin mo at tanggapin mo lang ang kalagayan mo bilang makasalanan. Ikaw ay nakakailangan ng tagapagligtas. At walang ibang tagapagligtas worthy kundi si Kristo Jesus. And if you do that, when you receive Christ, you come to Him humbly repenting of your sin. Jesus, He will embrace you and receive you as His own. So yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank you and we recognize, Lord, your goodness in our lives. We thank you for the foolishness of preaching. Because of this, we have heard your message. Message that your Son Jesus Christ has died to pay for our sins. At kami ngayon ay natipon at nagkasama at nagkaisa mo sa gawa dahil sa sakripisyo ng iyong putong nanak na matay tapos sa kalbaryo. We thank you for it, Lord. We thank you for giving us your Son. Come to you now, Lord. Give us the grace. Give us the strength, the courage, even, Lord. Na mabuksan po namin ang aming mga bibig, na ma-extend namin ang aming kamay with crowns in our hands to share the gospel the closest persons that we meet sa aming trabaho, sa aming paaralan, sa aming komunidad, sa aming mga kapitbahay. Gamitin mo kami, Panginoon, kung paano ginamit mo mga naunang tinawag mo, Panginoon. We pray, Lord, that your glory will shine through us. Gamitin mo kami, Panginoon, at taluyan ng iyong pag-ibig. Pagpapitin mo kami na maging katuyan ng iyong pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtawag sa amin. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, O Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Kristo Jesus na ang Panginoon. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo.
tayo tatapos para sa aking pananambahan sa mga pinasagawin ko sa hapon po ito. Sorry.